Naalala ko yung sinabi ni Oprah nung tinanong siya kung ano ba ang iyong legacy. Hindi ako naghahanap ng big moment as an achievement. Pero para sa akin, yung araw-araw na pahiramin po kami ng 20 minutes ni nanay, ni tatay, at saka ni Kapuso ay isang napakalaking bagay. To me, that is an achievement that I experience every day. Yung pagpapahiram po ng 20 minutes na yan ay isang choice, ay isang regalo mula po sa ating mga kapuso. Sa panahong ito na napakarami po ng choices, na napakarami po ng pwedeng samahan, panoorin, sa napakaraming pwedeng patuloyin ni nanay, ni tatay at saka ni kapuso sa kanilang mga tahanan at sa puso, pinipili pa rin tayo sa mga pagkakataong ito. Kaya para sa akin, ito ang pinakamalaking achievement. Ibinibigay ho sa atin, hindi isang beses, pero araw-araw, habang tayo nasa ere sa Kapuso Channel. Napakalaki nung nalagang nangyari sa amin na nagkaroon kami ng sariling pre-noon time show, ang TikTok Lock. Diba? It's a dream come true. Tapos nakatrabaho ko pa si Kuya Kim. Yun yung talaga, the best. Well, dalawa. Ang pinakamalakas na dating sa akin, dalawa yan. Ano? Pinakauna, nung winelcome ako sa 24 Horas, si Mike Enriquez na dun pa. Yes. At kumpleto ang cast noon. And that was my very first day sa GMAS Kapuso. At pangalawa naman, yung pinakaunang araw namin ni Mamang sa TikTok Lock. Kasi nung nasa kabilang station pa kami ni Mamang, talagang ninais na namin na talagang magkasama sa isang show, pero never natuloy. Palaging pag-guest-guest lamang. Sa Kapuso na nagkatuluyan at nagkasama kami ni Mamang. Na matagal ko ng pinangarap na makasama. Before Kapuso, this is what you called where you belong. Yeah, nung panahon ng Dad's Entertainment, I'm so proud being part of the afternoon show, youth-oriented afternoon show, ino-host ni Kuya Germs, kung saan kami mga bata, now you call it Sparkle, but in our days, Dad's, we're given a chance to show our talent, skills, sa live television. Siyempre, akaka-proud, di ba, nung araw. Kaya, yung mga tartits, tinitingnan mo lang sa kwaderno, tapos biglang kasama mo na sa Dad's sila. So, yun yung proudest moment ko bilang Kapuso, no? Dahil doon, nabigyan ako ng pagkakataon ni Kuya Germs at ng GMA 7 ng chance na makilala at magbago ang buhay ko, economically speaking. At siguro ang proudest moment ko as being a Kapuso was not for myself, but yung time na my daughter Ashley Sandrine was signed up for stardom sa Sparkle. So, siguro as parents, siguro yun talaga ang ano natin, proudest moment when you see your children doing well. I've been with the Kapuso for 23 years na, no? Since 2001. So talagang malayo na ang narating since idol ko si Kap, and then itong huling project ko, yung Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Ang sasabi ko, talagang Kapuso forever. And I'm very loyal sa GMA, and I'm proud of that. Dahil hindi tayo nagpalipat-lipat na ibang network. Iisa lang ang aking network, isang channel. That's GMA Kapuso. And I am very, very proud to be part of being Kapuso.